So the next topic natin is the trend lines. How to apply trend lines in our chart. Trend lines. Ano po yung mga example lang trend lines? Sample, uptrend, downtrend, at saka sideways. Ito po yung mga ano natin sa trend lines. Yung ano po yung example ng uptrend? Syempre up. Lahat pataas. Yung ibig sabihin ng trend line, guguhit tayo ng line na mismo sa charts. Okay? Guguhit tayo ng line na nag-indicate ng uptrend. Uptrend, yan po. Napaka-dali lang po ito intindihin yung trend lines natin. Once sa up, yung guguhit lang tayo ng line, pa-up siya, hanap naman tayo ng downtrend, yan. Ang ingay ng ano yun sa labas. Chine-check ko lang yung na-amaze kasi ako. So yan po, uptrend, downtrend. Downtrend. Parang i-attach mo lang yung mag-attach ka lang ng mga bottom resistance at saka support. How about sideways? Ito po yung example ng sideways. Yung pagitna lang talaga siya. Gitna. Yeah. Sideways yan. Ito po yung tinatawag nilang high risk minsan sa pag-determine ng bias sa isang chart. Ano po ibig sabihin ng bias? Saan papunta yung market? Saan papunta yung trend niya? So, magtitingin tayo dito, ito po yung downtrend, downtrend, uptrend, uptrend, sideways. Another sample ng sideways. So, basta wala siyang direction. Parang straight lang siya. Yan po yung sideways. So, ito po yung sample natin sa trend lines topic natin for today. And magbibigay po ako ng tip. Once po naka-sideways po yung market, avoid nyo po. Huwag po kayo dito mag-trade. Kasi mas tinitingnan kasi dito, once maghanap ka na ng trading plan nyo, hinahanap nyo po yung bias ng market. Ano po yung bias ng market? Saan po siya papunta? If nakikita nyo na puro downtrend siya, meaning to say, magpo-focus kayo sa sell. At kung nakita niyo naman na pa-uptrend siya, magpo-focus kayo sa buy. Applicable ito sa mga usual sa mga swing traders. Pero applied in highest time frame. Dito na naman i-apply yung time frame natin. So, yun lang po yung example ng trend lines. So, again, guhit tayo
Hanap ulit tayo ng example ng trend lines. Downtrend. Bilis lang, no? Tapos bigla siya nag bigla siya nag sideways. So, hanap ulit tayo. Walang, wala siyang pa-uptrend. Kasi yung market, yun yung sinasabi, yung bias ng ganitong coin is pa-sell. Puro kasi sa pa-downtrend eh. Yan. Down siya. So, wala tayong makikitang uptrend. Meron namang uptrend, kaso maliit lang. So, yung high risk kapag mag-buy ka dito is tamang high risk po yung tao kasi walang assurance na magbabuy ka. Kasi overall, yung market kasi naka-bias ng sell downtrend. Ito yung uptrend. Uptrend niya. Ito po yung example ng uptrend kasi na-attach nyo lang yung lines. Hanggang dito, kita nyo to. Ito yung tinatawag na breakout confirmation. So, later on, ituturo ko yan sa next topic na about sa breakout confirmation. Paano po siya na-determine to? Okay, again. Uptrend. Siguro gamitin ko. Okay. Ito pala. Uptrend. Okay. Uptrend. Ito, sell. Downtrend, to sell, uptrend, buy, sideways, none. Yan lang po yung mga tips na kailangan nyo lang po sundin regarding for the trend lines subject. Yan. Ano yan? Downtrend. Downtrend bias. Well, tinitingnan po natin yung ganitong coin. Yung bias po niya is sell. Naka-sell siya. Ito po yung buong chart ni GTC. Bakit po siya naka-sell? Kasi lahat yung alignment niya pababa. So, sell po tayo. Mag-iingat po kung gusto niyo po mag-buy. High risk po sila. Yan po yung tawag na mag-check po tayo sa trend lines. Using trend lines, tapos kailan o paano natin masasabi na high risk siya or hindi. Okay, so ano pa yung example ng trend lines? Tatlo lang po sila. Uptrend, downtrend, saka sideways. Okay, so sa next topic natin is i-apply ko yung